Hi guys, welcome to our next video kung paano magpalit ng repair kit para sa brake caliper. Ang brake caliper na to ay hybrid. Hindi to papalitan dahil sa may sira or may leak. No? Papalitan to dahil mechanical at technician error ang nangyari sa kanya. Kasi habang nagsiservice ng brake, nabuksan yung pintuan ng sasakyan. Kaya lumabas ang piston. Yun. Kaya recommended ng head ng technician, kailangan overhaulin at palitan ng brake caliper kit. So ngayon, yan ang ginagawa ngayon. Tatanggalin yung buong caliper. Kasi itong sasakyan nito ay hybrid. Okay. Yan. Yan ang brake caliper. O kaya naging may gano. Kasi pag hindi mo ginaganyan yung pang push niya na tools, lalabas at lalabas yung piston. Okay. Yan ang hose niya. Yan. Ang pagtanggal din ganyan ay hangin lang. Lagay mo sa yun. Hangin lang. Yan. Yan ang sa packing. Ito yung parts niya na luma. Tapos yung nasa pinakataas na tinuro, yan ang dust boots niya. Ito yung ring lock niya para sa dust boots. Yan ang laman niya. Sa loob. Ganun siya kalinis. Pero papalitan ng bagong repair kit para sa caliper. Okay. Yan ang piston niya. Hindi po ordinary ang piston na yan. Hindi siya, wala, may kaibahan siya sa dating sa mga ordinaryng brake caliper. Yan. Pag naglagay naman kayo ng bagong packing, dapat lagyan nyo ng original grease up ng packing seal. Kasi yung seal niyan may pre na, yung mga repair kit niya may pre na grease yan. Grasa. Yan, lagay natin yung packing niya, yung kit niya. Yung unang kit. Pasok natin sa loob. Tapat. Yan. Tapos pag lagay mo yan, lagay mo naman ng grasa. Alam niyo bakit pink yan? Kasi Toyota yung sasakyan. Mahilig yung Toyota ng pink. Pink ang kulay, pati coolant nila pink. Yan. Sunod natin yung dust boots. Yan. Dapat fix siya lahat. Yan. Bago ka maglagay ng ano, ng mga gamit niya, dapat mag-grease up ka muna. Yan. Para siguradong papasok at hindi maganit siya, pero pag may grease up, mas madali siyang maipasok. O grasa. Yan. Siyempre, unahin natin yung dust boots niya, ilagay sa piston. Kasi mahirapan tayo mamaya niyan pag hindi natin ilagay una. Yan. Papasok na yung piston. Pagpasok mo ng piston mamaya, gumamit ka ng ano, yung pampress ng piston. Kasi maganit talaga yan. Maganit yan dahil may grasang nilagay. Yan. Push natin. Pero, huwag mong pilitin kung matigas talaga. Kasi malambot lang yan. Hindi mo lang kaya ng kamay mo. Yan. Check mo. Ipasok mo yung dust boots dun sa guide. Yan. Kasi may guide naman yan. Kulang palagi yan. Yan pa natin. Kunti. Yung tinuro pa ninang grooving niya, doon mo ipasok yung dust boots.
push pa konti para mapasok natin mamaya yung ring lock niya. Lahat bago, pati ring lock nito bago. Check nyo, check. Check para sigurado. Yan. Check nyo. Paano-ano lang, baka ma-ano, baka masugatan nyo yung dashboards. Huwag nyo masyadong idein. Yan. Pag nalagay nyo na yung ano, yung ring lock niya ng dashboards, hindi yan sa loob ah. Sa labas talaga yan. Hindi yan sa loob. Yan. Iipit lang yan. Iipitin lang niya yung ano, yung dashboards para hindi matanggal kung sakaling lalabas yung piston. Sakaling manipis yung brake pads mo, syempre lalabas yung piston yan. Yan. Ang caliper na to ay hybrid. Hindi to yung normal na caliper. Yan, kita nyo. Ang main purpose lang naman ng dashboards natin ay ang ma-prevent niya ang papasok na tubig at saka mga alikabok para maiwasang kalawangin yung loob ng piston natin at sa loob ng caliper natin. At hanggang dyan lang po ang video natin at maraming salamat po, and don't forget to subscribe our YouTube channel.